So welcome nga guys sa ating video ngayon at sa ating mga balitang NBA. Pag-uusapan nga natin about ang topic dito kay LeBron James at kay Anthony Davis. At ito nga rin si Spencer Dinwiddie at mukhang ang gusto niyang sumali sa Washington Wizards. At ang latest update nga about dito kay DeMar DeRozan sa pagsali niya nga sa Los Angeles Lakers. At para nga sa ating unang topic tungkol nga ito kay LeBron James at kay Anthony Davis. Sa meeting nga daw nilang tatlo nila Russell Westbrook, si LeBron at si AD, napag-usapan nga daw nila ang pagpapalit ng posisyon nito ni LeBron at ni Anthony Davis. Ito daw si LeBron, magmumove from small forward to power forward. Ito naman si Anthony Davis ay maglalaro nga daw ng sentro. At napagtibay pa nga yung report na yan matapos na may isa pang balitang lumabas about dito kay Anthony Davis. Sabi, ito daw si AD ay expected to play more minutes sa center position next season. So yan ang adjustment na gagawin ni LeBron James at ni Anthony Davis para sa spacing na rin. Dahil kapag lumipat nga itong si LeBron sa power forward, si AD sa center, maaaring mapagdagdag ang Lakers ng shooting guard at small forward na may magandang shooting para nga matulungan itong trio na to sa kanilang spacing. So ito ang aabangan natin sa Lakers next season kung itong si LeBron James at si Anthony Davis ay mag-a-adjust ng kanilang laro at posisyon para nga dito sa kanilang bagong player na superstar na si Russell Westbrook. At sa ating next balita naman tungkol nga ito sa point guard na free agent na si Spencer Dinwiddie. Ayon niya sa report na ito, ito nga daw si Dinwiddie ay intrigued by forming a backcourt with Bradley Beal. Sinabi niya, gusto niya nga daw yung laro ni Rui Hachimura at gusto niya nga rin daw or he loves the Wizards organization of the court. At naniniwala nga din daw itong si Spencer Dinwiddie na yung Wizards core daw yung mga player nila ay kaya maging playoff team at confident nga daw siya na makakapag-recruit nga siya ng mga ibang players papunta dito sa DC Washington or sa team ng Wizards. So sa pag-trade nga na itong Washington Wizards kay Russell Westbrook ay nagbukas nga ng isang opportunity para dito kay Spencer Dinwiddie para nga siya ay magkaroon ng interest na pumunta dito sa Washington Wizards. Halos lang din kaidara nito ni Bradley Beal at siguradong mas mura nga ang bayad dito kesa kay Russell Westbrook. So tingnan nga natin at abangan ang move na gagawin na itong Washington Wizards matapos ang pahayag na ito ni Spencer Dinwiddie na interesado nga siyang sumali dito sa Washington Wizards. At para nga sa ating last balita, tungkol nga ito kay DeMar DeRozan dahil matapos nga daw ang trade nito ni Russell Westbrook papunta sa Lakers na wala na daw yung option nito ni DeRozan na sign and trade papunta nga sa Lakers dahil si Kyle Kuzma nga sana ang magiging kapalit nito ni DeMar DeRozan papunta doon sa San Antonio Spurs. Pero meron pa namang opportunity itong si DeMar DeRozan na mapunta dito sa Los Angeles Lakers. Ayan nga ay ang tinatawag na mid-level exception. Yan ay kung tatanggapin ni DeMar DeRozan na siya ay mag-sign nga dito sa Lakers ng 5 million lamang. Ito ang si DeRozan ay nanggaling sa 27 million per year na kontrata sa Spurs. At tingnan nga natin kung magiging totoo si DeMar DeRozan sa kanyang salita na hindi na nga daw niya focus ang pera ngayon sa kanyang karir, kundi manalo ng championship. So abangan nga natin ang magiging desisyon ni DeMar DeRozan ngayong free agency na ito. So yun nga guys ang ating mga balitang NBA ngayon. Maraming nga salamat sa inyong panonood. If you guys like the video, make sure to like the video. And if not subscribe, syempre mag-subscribe ka na dahil everyday, panood tayo mga NBA updates. At bago nga natin tapusin ang ating video na ito, shoutout muna tayo sa mga nagpa-shoutout sa ating last video. Dito nga kay Watcha Gaming, kay Nerfe, Odorfla, at dito na rin kay Sotelo, Pakoy. At kung gusto nyo pa nga rin ma-update about sa ibang mga balita natin ngayon sa NBA, i-click nyo lang ang ating mga video dyan. Maraming nga salamat sa inyong panonood mga idol. So yun lamang. See you guys next video. Bye!